Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C. T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang kalidad ng hangin ay isang seryosong usapin. Malaking hamon ito, tinatayang mga 92% po ng populasyon sa Asia at Pasipiko ay exposed na sa mga mapanganib na epekto ng maruming hangin. Sa Pilipinas na lang, case in point, may pag-aaral na nagsasabi ng air pollution ang dahilan ng 66,200 na kamatayan sa ating bansa noong 2019 hanggang ngayon. Ironic, di ba, kapanalig? Ang ating bansang Pilipinas ay isang archipelago at dapat sana ay malinis ang ating hangin. Pero dahil nga sa mabilis na urbanisasyon, industrialisasyon at pagdami ng populasyon, nagiging mahirap para sa atin na panatilihing malinis ang ating hangin. Ang transportasyon din ay isa sa mga pangunahing sanhi ng polusyon sa buong Pilipinas. Ang mga lumang sasakyan, kawalan ng sapat na regulasyon sa emisyon at pagsikip ng trapiko ay nagdudulot ng mataas na antas ng mga pollutants tulad nga ng nitrogen dioxide, carbon monoxide at particulate matter na may malubhang epekto sa kalusugan ng lahat. Kaya kapanalig, bukod sa transportasyon, ang mga industriya, pabrika tulad ng coal-fired power plants, pabrika ay naglalabas din ng mga mapanganib na kemikal sa hangin. Ang pagsunog ng basura at kaingin, di po ba, ay pinagmumulan din ng polusyon na nagiging sanhi ng haze o smog sa ilang mga lugar, lalo na sa urbanized na lungsod tulad nga ng NCR. Di po ba dati, gumising tayo, ang daming smog sa Metro Manila. Marami tayong mga hakbang na maaaring gawin, kapanalig, upang mapabuti ang kalidad ng hangin sa bansa. Ang pagpatupad ng Clean Air Act ng 1999 ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon. Layunin itong mabawasan ang emisyon ng mga mapanganib na kemikal mula sa mga sasakyan at mga industriya. Gayunpaman, may mga hamon pa rin sa implementasyon ng batas na ito tulad ng kakulangan ng monitoring systems at mahigpit na enforcement po. Liban dito, maaari din tayong magsulong ng ilang mga initiatives gaya ng pagkataguyod ng green spaces at mas mahusay na pampublikong transportasyon. Kapanalig, direkta ang epekto ng maruming hangin sa ating kalusugan. Kaya't kailangan ito ng agarang atensyon at aksyon. Banta ito sa kalusugan at buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na regulasyon, epektibong implementasyon ng mga batas at masusing pagsubaybay, mas mapapabuti natin ang kalidad ng hangin sa ating bansa. Kapag ating pangangalagaan ang hangin, aalagaan din tayo nito. Ayon nga sa Catholic Social Teaching, Caritas in Veritate, the way humanity treats the environment influences the way it treats itself and vice versa. Kapanalig, alagaan po natin ang kalikasan. Sapagkat may matinding ugnayan ang tao at ang environment. Sabi nga sa Laudato Si ni Pope Francis. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial.